So, ganun lang kasimple, guys. Wow! Easy! So, ka na ay pwede ka na mag-reformat ng PC ng kapitbahay nyo pag meron ka nito. Ito yung tutorial nito, is how to make a USB bootable, guys. Nice! Hello mga guys, mga ka-graphics, ngayong araw. Ngayon na yung ituturo ko sa inyo kung paano tayo magagawa ng bootable USB using Rokus. So, lalagyan natin ito ng Windows bootable gamit ang pagda-download sa mga websites. So, makapag-download tayo ng mga pre-Windows. Tapos, pwede rin games, pwede rin mga application like Office. Pero yung mga yon, guys, basta galing sa mga website na torrent site ay mga crafted. So, ibig sabihin, mga activated na, tapos crack lang. Siyempre, iba yung nabibili sa mga talagang legal na store. So, tayo, dahil sa techie tayo, kailangan natin gumamit ng crack. Mga crack tayo, guys. Yung mga binibili, kailangan nyo ng budget, saka siyempre, license. So, yung mga sticker yun, yung mga binibili. So, ito i-download natin na Windows ay crack lang. So, ilalagay natin siya dito sa USB. Gagawin natin itong bootable. So, samahan niyo ako kung paano. Okay. Tuturo ko sa inyo ang paraan ng paglalagay ng bootable at paggagawa nitong USB bootable na pang-operating system. So, makakapag-reformat ka pag nalagyan mo ito ng bootable. So, kailangan natin i-Rokus. So, una yung natin gagawin nga pala, guys. So, punta tayo ng Google Chrome. So, ayan, ng Google Chrome. Okay, ito, BitTorrent. So, dito lang tayo sa pre-download. Dito lang tayo sa Classic. Yan, Classic. Tandaan nyo, BitTorrent Classic, pre-download lang yan. So, dito tayo sa pre-basic lang. Okay lang nyo, walang kasi yan, guys. Yan lang kasi yung iba, may protection kasi yung ibang BitTorrent na may bayan, ayan, nagda-download na siya. Pinilig ko na yun sa download, ayan, nag-click na siya. So, next lang natin yan. Sana makasabay ka din. Next. Then, agree ka lang na agree dyan. Then, next ka lang. Ayan, next ka lang dyan. Yan, tapos, yun yung kauna na natin gagawin para maka-download tayo ng mga crafted na Windows, Office, games, mga gusto mong games online, at mga GTA 5 dyan yung mag-download. So, ilalunch nating application. So, yan yung ating BitTorrent. So, okay, nakapag-install na tayo ng BitTorrent. Okay. So, next na gagawin natin, guys, nga pala, kailangan ninyong magpunta sa torrent site naman. So, yung torrent site na to, dun tayo kukuha ng Windows, tapos si BitTorrent ang magda-download. So, konektado silang dalawa. So, puntahan natin itong, dito kayo magda-download nga pala, guys. Tandaan nyo, 7x.to 13377.to. Enter. 137XTO. So, ayan. So, sorry, ito na tayo. Da-download na natin yung mismong Windows 10. Yan. Tapos, enter nyo lang. Yan. Lalapas na itong mga to. Makikita nyo, guys. Ito ang pinili natin, yung TeamOS, yung pre-activated na. 3.2 gig siya, guys. 3.2 gig. Makikita niyo yung magnet download. Pag-click niyo ng magnet download, automatic yan. Mag-link yan kay torrent doon sa in-install natin kaninang kulay violet. Dito. Automatic yan. Yan magda-download yan. Pag-click natin yan. Yan. Magda-download na siya. Pagka-click ng magnet, pupunta na siya rito, guys. So, yan, nagda-download na yung ating OS, operating system. So, wait lang natin ito hanggang sa matapos. Yun, guys. Ito na nga. Natapos na. Nag-100% na. Ito makikita nyo pag natapos na yung Windows ng loading, CD na nakalagay. So, guys, yan. Pwede nyo na yung i-stop.
So click nyo lang to, tapos punta kayo ito sa basta open file location na natin, andun na siya. Open file location, yan na siya. Guys, ngayon, download ko yung Rufus na Rufus 3.08. So dito rin kayo makaka-download. 3.8. Yan guys, may Rufus tayo rito. For Windows. Yan lang yung mga pop-up niya. Focus kayo din sa Rufus. Yan. Yan, tapos download nyo lang to. Magnet ulit download. So, since meron na ako rito, na-download ko na siya. Ayan, kasama ng OS. So, ang gagawin natin is run as admin or open na lang natin. Tapos, syempre, dapat nakasalpak na itong ating USB. Guys, yung USB huwag makakalimutan. Oh, kailangan akong palit ng USB. Sorry ito. Ayun. So, natindig yung ating USB. So, i-open na natin si Rufus. Nasa download ko na siya. Nag-download ko na siya. Open lang natin. Ayun o, makikita nyo yung 16 gig ko guys. Yung USB natin, 16 gig. Alagay. So, select lang natin. Tapos, this iOS image. Yan, yan. Tama yan. Naka-this iOS image tayo. Select lang natin yung this, yung sabi niya, yung iOS, yung dinownload. Guys, yung dinownload, ha? Yung dinownload natin. Select nyo lang yung dinownload natin, nasa download yung dinownload sa torrent, and now. Okay nyo lang yun, tapos start nyo lang. Okay, warning, mabubura daw lahat ng laman ng USB, so okay lang yan. Tapos mag-ganyan siya guys. Nag-100% yan. Download tayo. Check natin yung mga pwede download sa torrent na 13337X. So, dyan, kompleto dyan. Pagka sa search ka rito na, labas mga ads. Pero i-close nyo lang yan. Katulad ng Lazada, i-close nyo lang yan. O, GTA 5. Yan yung makikita ang mga download na games. So, ano? Assassin's Creed. Yan, kompleto. Ayan, yung mga Assassin's Creed. Ano pa ba? Spider-Man. Try natin Spider-Man. Wow! Ayan, pang PC games. So, Marvel, Spider-Man, Remastered. For PC. Office, pwede rin dito. Office. Pabala, Office, ano? Office 2019. Yan, kompleto rito. May office professional na, oh. Pre-activated na. Usually, ito mga ganito, mga naka-activate na. So, maglalaps yan after 6 months lang mga crack na yun, eh. After 6 months, magiging ulit ng crack. Pero, i-recrack mo lang ng i-recrack. Meron kasi dyan na pang-crack na sa loob yan pag dinownload. So, gagawin mo lang dyan is download ka lang. Tapos pati ito. Magnet download ka lang like that. I-click mo lang yan. Na natin yung Rufus natin, malapit na. So dyan, inilalagay ninyo yung bootable na USB. Inilalagay ninyo yung iOS na dinownload natin na Windows 10. Papunta dyan sa USB ko. So yun yung pagka-copy. Yun yung gamit ni Rufus kung bakit nakakapag-create ng bootable. Remember guys ha, bago ko makalimutan ipaalala, magbubot ang inyong bootable USB, magbubot siya pagka yan ay naka-legacy mode dapat inyong kakalimutan. Lapit na matapos. Then, tayo. Tapos, kakatapos lang guys. So, ito. Naka-ready na siya. So, close na natin yan. So, pagtingin natin sa my computer, yan na, naka-Windows Pro na siya. Andito na yung bootable. Yan na, ganyan itsura niya guys. Pag bootable, ganyan ang itsura niya. Okay? So, yan yung laman niya. So, bootable na yung bootable Windows. So, ganyan lang kasimple. So, ang gagawin natin, itetest na natin ngayon, guys. Test na natin yan.
Gagawin natin, eject na natin siya. So, eject natin. Paano siya yung USB natin? So, ito na, may laman na siya. So, bubot na natin siya. So, ang gagawin muna natin, shutdown natin itong aking computer. Magkakalaman kung magbubot na siya. So, gaya dati, sa likod ko ilalagay. Yan, tiyari ko na sa likod, guys. So, buhay na natin. Guys, pwede kayong mag-control, delete and then RF2. Pagkabuhay na pagkabuhay ng computer para malaman nyo kung detected yung inyong bootable. So, tingnan natin kung narito siya. Punta tayo advanced settings. Punta tayo sa boot. So, nakano ako guys ha, ito bootable o. Kingston. Ito yung flash drive ko o. Imation, 16GB. Pwede mo yan i-first boot dito ka sa boot 1. So, ipag-first boot natin siya. Yan. Tapos, F10 kayo para ma-save. Okay, F10 and then save. Okay. Kasi pag F10, shortcut na save yun, then okay nyo na siya. Okay, tingnan natin kung mag-boot. Dapat lalabas dyan is Windows Caller na pag nag-boot siya. Okay. So, pinurse boot natin siya, USB. Yan, nag-boot siya. Oh, ayun guys, dapat ganito ang kakalabasan ng ano niya. Wow. Dapat ganyan ang kakalabasan ng inyong USB bootable. So, punta ka na lang dito sa English, okay? So, next mo na lang na. Tapos ayan o, may install na siya. So, ganun lang kasimple guys. Wow! So, easy! Ito ka na ay pwede ka na mag-reformat ng PC ng kapitbahay nyo pag meron ka nito. I-update mo na lang yung mga driver sa internet. So, medyo komplikado na sa pag-update ng driver, especially sa mga video card, yan. Tapos, drive, yung iba naman lang, mga sound detected naman yan. So yan nga, makapag-reformat na tayo gamit ng ating USB bootable. Yan, custom ka lang lagi, and then yung mga partition na kung gusto mo, i-delete. Basta ingat ka lang ma-delete yung drive D kasi yung drive D yung backup yun. So laging nire-reformat ng USB bootable is lagi ka lang sa C. Baka kasi may mga files sa drive D na may mga files na kailangan lang ma-retain or ma-delete. So, kung ikaw, tatanungin mo muna ang isang customer or isang kapitbahay mo kung gusto mo nang i-delete lahat yung mga total drive niya, which is yung drive C, saka yung drive D. Ayun guys, then next ka na lang pagka na-delete mo na siya, delete mo. So, tinuro ko na yun sa previous video ko, how to reformat. Pero ito lang, hanggang dito lang tayo kasi ito yung tutorial nito is how to make a USB bootable, guys. Nice. So yun, makapag-reformat ka na. So hindi ko na papatagalin guys ang video na to ha. Okay. Dahil masyado nang humahaba. So sana may natutunan na naman kayo sa ating vlog na to, sa ating tutorial videos na to para sa computer tip. So pasensya na kayo, laging lumalago ang buko. Keep lang kayo na mag-comment ng mga tanong nyo kasi willing naman akong sagutin mga tanong nyo. So, subscribe lang kayo lagi. Tapos, antay pa rin sa mga susunod pa nating mga tutorial video dito sa YouTube channel natin. So, guys, ako nga pala si Alvin Graphics ulit. Yan. Ngayon, antay pa rin tayo. Okay? Yung sa mga nagtatanong ha, basta hindi ako nagbebenta ng units, mga ngayon, ginagamit ko na siya for editing na, for mga logo, kasi dun tayo kumikita ko na. So ako nga pala yung graphics, kaya graphics kasi naglo-logo design. Okay, bye-bye guys. So hanggang sa muli, salamat sa inyong lahat. Bye.